What's up mga kabarangay? It's a new morning, new day at bagong pag-asa na naman. At ito na naman ang inyong lingkod na nagsasabi. Wala kang mararating kung wala kang pupuntahan. Pero ayun nga guys, isishare ko lang sa inyo yung inatinan namin kagabi na business seminar. Gusto kong ibahagi sa inyo sa mga ilan sa mga kabarangay natin dyan na interesado magnegosyo, magtrabaho. Applicable to sa sarili at sa buhay natin kung gusto nating mas gumanda pa yung buhay-buhay natin sa mga susunod na panahon. Kaya para sa inyo to, panoorin nyo at makinig mabuti at panoorin mabuti. So enjoy watching mga kabarangay. Kapitan. Feet can move mountains. Sabi mo, mahirap yumaman. Paano mo ini-explain yung feet can move mountains? Gagalaw ba yung literal yung mountains? Ganito po kasimple. Gagalaw yung buong universe para mangyari yung iniisip mo. Yun nandun sa mind mo. Ulitin ko, bibigyan ka ng universe, ng tao, sitwasyon, pangyayari, para yung pinaniniwalaan mo, yung faith mo, mangyari. Kaya tayo, nabubuhay tayo kung ano yung faith natin. O kung babae ka, ganito ka mag-isip, wala na talaga matinong lalaki. Nagigets po. Oo. Sabi na ko, buhay na to. Amalas-malas talaga. Nagigets? Pambira, hirap mag-recruit. Then the universe will provide. Bibigyan ka ng tao mahirap recruitin, masungit, negative, walang pera, galit sa networking. Yan, lumamaminut mo. Why? Because yun yung faith mo. Yun yung pininiwalaan mo. Ako, hirap makabenta ng produkto. Then, yung mamimit mo, kuripot, ha? Hindi naniniwala sa mga produkto. Hirap kumbinsihin. Why? Because that's your faith. That's your belief system. That's your program. That's your mindset. Eh, posible naman maging milyonaryo. Then, bibigyan ka ng mga sitwasyon, pangyayari, tao para maging imposible kang yumaman. It's a science, ha? Hindi siya magic. It's a science of getting rich. Yung binasa ko po sa inyo, galing lahat yun sa Biblia. Ha? Para mas, kasi nag-church tayo. Hindi ako pastor. But, mas naiintindihan ngayon natin. Kasi alam nyo, naalala ko nung ako po ay nag-church. Bata pa ako, church na ako nag-church. I mean, lumaki ako sa church. Lumaki ako sa lola ko, na ako, talaga dapat mag-church. Ha? Ang masakit, alam mo, dumating ka sa point na nag-church ka, pero ginagawa mo na lang siya, pero hindi mo naiintindihan. Ang tawag natin doon, panatiko. Tama ba? Mahirap maging panatiko. Ha? Kailangan, alam mo yung ginagawa mo. Oh. Now, i-break pa natin to. Nagkaka-interest na po ba? Yes. Oh, introduction pa lang. Literal, wala lang picture. Gagalaw yung mundo base sa paniniwala mo, sinasampalatayanan mo. So, mamaya, pag mag-isa na lang kayo, tanongin niyo sarili mo, ano yung mga pinaniniwalaan mo? Baka yun yung dahilan, kaya kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, tumambling ka na. Tama ba? Tinarama, kinausap mo na lahat ng barangay. Pero wala pang nangyayari. Pero makakakita ka ng katulad ni Bong. Papakla-pakla lang. Ang recruit lumalapit sa kanya. Why? Because he trained. Tinrain niya yung mind. Dati ganun siya eh. Sir, ba't ganun? Question niya sa akin ganun. Bakit ganun? Grabe yung trabaho ko, sir. Sabi ko, alam ko naman magaling ka. Kita naman sa payo mo pa lang. Malalaman mo na yung tao eh, kahit hindi pa marami kayo magkakilala. Tayo pa lang, alam mo na pag magaling o hindi. Ha? Pero alam mo din kung kumikita o hindi. Ramdam mo yun, kahit hindi pa nagsasalita. Tama ba? Walang amoy. Amoy hindi pa kumakain. Joke lang. Pero, sabi ko lang sa kanya, sabi ko, Bong, pag nagsama tayo, meron ka lang muna dapat naiintindihan bago ko umakaw. So, may understanding, pinuro ko sa kanya. Siyempre, muna, papalag mo na yung mindset niya. Kasi, ano yun eh? Lalabag yun sa
nakasanayan niya, lalabanan niya yung sarili niya. Meron kasi siyang comfort zone eh. Tama ba? And then, gagawin niya, papalag, hanggang sa dumating sa point na gumanon siya, tapos bigla siyang, sabi niya, sir, alam ko na yung ano, tinuturo mo. Kasi oh, ang ganda na ng income ko, andito oh. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, yung natutunan mo, hindi dito nagagamit. Nagagamit yan dito. Kasi, kaya mo yan nagagamit, kasi akala mo yan. Ang tanong, pag ikaw dinala dito, yung mga natutunan mo, dyan mo ngayon gagamitin, hindi dito. Ano yung faith mo pag nandito ka? Ano yung paniniwala mo pag nasa sitwasyon ka? Eh pag mag-aalang buhay mo, talagang positive ka. Pero pag nandito ka, ano yung paniniwalaan mo? May mga nakita kayong mga tao, di ba? Talagang ang bait kay Lord. Grabe, Lord. Kung binigyan ng sitwasyon, Lord, ba't mo okay na nito? Tama? Sinisisi pa ng iba eh. Tama yun eh. Why? Kasi lahat na natutunan, hindi tinetest dito, tinetest dito. Then, shut down. Sabi ko sa kanya, apply mo lang lahat na natutunan mo. Kala ko manatuto ka. Then, he apply. Then, he multiply. Mas mataas pa siya dun sa una niya ginawa. At, dire-diretso na dire-diretso. Because, that's the test kung natutunan mo talaga yung tama ka yun? Boxing, kahit mag-boxing ka, hanggat hindi ka nilagay sa laban, hindi mo malalaman kung na-train ka talaga. Naigi. Nagigets? Oh, ha? Nagigets po, ha? Oh, balik tayo. Now, ito yung masaya. Ituturo ko po sa inyo yung kakaibang teaching. So, hindi ko kayo tuturuan ng masipag, kausapin nyo lahat ng humihinga, bentahan nyo ng bentahan lahat ng tao, kumausap po sino-sino. Hindi ko rin tuturo ko sa inyo. Ang ituturo ko sa inyo, dapat maintindihan nyo muna yung sarili nyo, yung kapasidad nyo. Lahat tayo merong mind. Yes or yes? Yes. Ha? Yung mind, meron niyang katawan. Yes, that's our body. Ha? Yung body natin, then yung nagtitake ng action para lumabas yung resulta. Yes or yes? Yes. Yung mind natin, nakahati sa dalawa. Yung tinatawag natin na conscious mind at yung tinatawag natin na subconscious mind. Ha? So, this is our body na nagtitake ng action na gumagawa ng resulta. Pasa isa, malaki yung ulo, ha? Yung kasi yung pinag-uusapan natin, yung ulo, ha? Pag ang pinag-uusapan yung katawan, maliit ang ulo, malaki ang katawan. Babalik na rin natin, ha? Okay. Ang body, siya yung nagtitake ng action at gumagawa ng result. Diba, meron kayo narinig ng training? Action equals result. Hindi totoo yun. Mindset equals result. Yun ang katotohanan. O, tingnan nyo to. Sino si conscious mind? Yung power ng mind mo, 3% nasa conscious mind. 97% nasa subconscious mind. So, sino si conscious mind? Ito yung thinking mind mo. This is your thinking mind. Kaya, yung tinuturo sa inyo ng positive thinking, ilang percent yun? Kaya pala yung mabagal yung pagbabago ng buhay. Kasi 3% lang yung ginamit mo kapangyarihan mo. Tama po? Nasaan yung power? Nasa 97% yung nagti-360 yung ikot ng buhay mo. Sino si subconscious? Ito yung emotional mind mo. Emotion. Eh, umutera ka. Patahiga. Di ba? Yung mga hugot-hugot. Uso pa naman sa social media yan. Tama po? Totoo hindi? At ang masakit, ang emotion, hindi niya alam kung joke yan o hindi. Ang alam niya, totoo lang yan. Anything na in-emote mo, ulitin ko ha, hindi niya naiintindihan yan kung joke yan o hindi. Ang nakakaintindi lang yan, yung thinking mind mo. Yung thinking mind mo, may isip yan eh. So yung nakakaintindi ng tama at saka mali. May isip ba yung emotion mo? Wala. Marami ba tayong feelings? Yes. Marami ba tayong feelings? Yes. Pakiramdam, example, ano? Yes. Galit. Masaya. Oh. Jealous. In love. In love. Ano pa? Takot. Ha? Relax. Ano pa?
Tingnan niyo yung Facebook niyo. Lagay mo doon ang feelings. Makikita niyo, ang dami. Excitement! Tama ba? Amaze! Tama ba? Ang dami! Huwag na kayo magpahirap nandun sa Facebook. Feelings! Yes or yes? Yes. Marami, marami! Marami! Maraming marami! Yes or yes? Yes. Dalawa lang po emotion natin. Positive emotion at negative emotion. Dalawang kategory lang yan. It's negative and positive. Gano'ng katalino yung nag-create sa atin? Nasa ibabaw yung thinking. Kasi siya yung guide. Siya yung magsasabi ng tama at mali. Kaya ang decision nandun kay thinking. Kaya nga sabi, huwag ka magdi-decision pag ikaw ay sobrang lungkot at huwag ka magdi-decision pag ikaw ay sobrang saya. Kasi ang gumagana dun yung emotion mo. Alam nyo sa hypnotism, nagtuturo kasi kami ng marketing sa hypnotism. Ang technique sa sales, tatimingan mo yung pinaka-emote na emote siya, yung pinaka-malungkot na malungkot siya. Gagawa kung kaya mong gumawa ng benta dyan. At kung sa pinaka-masayang masaya, dyan mo siya dalihin, makakabenta ka dyan. Basic ng hypnosis yan. O, nagtuturo din po kami ng social dynamics sa kalalakihan. Wala naman dito, ha? Yung iba naman dito, may asawa na. Sa kalalakihan, pag magliligaw ka, sabi namin, tinuturo namin. Bago mo, pagpasasagutin mo na, pag gusto mo ma-develop sa'yo, nandun siya sa pinakamalungkot siya. May in love sa'yo yan. Kailangan sa pinakamalungkot, nandun ka. Ha? Sigurado, wala sa itsura yan. Ha? Pag siya yung pinakamalungkot, ha? Ang itsura mo, agamula. Ha? Ang tingin sa'yo niyan. Ha? Isa pa, yung pinakamasaya. Pag nandun siya sa pinakamasayang part, ha? Piolo Pascual ang itsura mo niyan. Believe me, basic ng hypnosis yan. So, dalawa lang ang practice. Ako, nagkakalabitan yung mga binata. Uy, yung bahas mo, ha? Alam mo na, ha? Yung crush mo, ha? May crush-crush pa kayo, ha? It's the same with sales. Sa sales, ganun ang hypnosis namin. Pag hindi, huwag mo muna presentan. Magkwentuhan mo lang kayo. Hanapin mo kung nasa yung pinakamalungkot at pinakamasaya niya. O, pag napag-usapan niya yung pinakamalungkot, doon ka papasok. O, sakto pa lang. Meron kang sitwasyon. Gawin natin para makalimutan mo yung mga kumain. Hindi mo masyado maisip. Para may iba ka pinagkakabala. Siguro nga, yan mo na gawin natin. Yeah. Ay, baso! Lagi ako, pag yun tinuturo namin eh, kalimutan ko na yung mga teknik-teknik ko. Abangan ko lang kung kailan siya. Yung sa pinamalungkot at yung sa pinamasaya. Lalo pag tawa na ng tawa yan, masayang-masaya, yung kulitang kayo ng kulitang. Uy, baka makalimutan ko, tawa tayo ng tawa. Lipa yun na, oo, sige, sige, sige. Next time mo na-explain na, oo, sa'yo, to, ha. Free delivery naman eh, ha. Believe me, you practice it. Uy, syempre, minamaster yun. Inaaral yon, tinitraining ng paulit-ulit. Nagigets po. Now, ang tanong, mahirap ba? Pag nakita nyo, parang andali. Yes, kasi inaaral mo na. Tama po. Eh, pero mabalik tayo dito. Yung power mo, nasa emotion. Ito ngayon ang tanong. Pag ikaw na-reject, ano ba gumagana sa'yo? Yung thinking mo, yung emotion mo? Emotion. Saktang ka eh. Pag ikaw nag-failure, saan ba, sino ba ang unang tinatamaan? Yung thinking mo, emotion? Emotion. Oo. Oh. Yung tipong dalawang buwan ka na, nag-check ka ng username and password mo, pagbukas, zero. Ano tinatamaan? Totoo, hindi. Tapos manonood ka ng latest movie ngayon ni Ann Curtis. Ano yung latest movie niya? Ano yun? Just a Stranger. Eh, nakita ko sa social media, parang iyakan ng tao eh. Eh, sabi ko, hindi ako manonood niya, alam ko na. Tatama ang emotion ko niyan. Ah, anong music ang pinakikinggan mo? Pagbukas mo sa mando, oh, parang di ko yata. Ayan ang music mo. Patay tayo dyan. Tapos gusto mo umaman? My God! Hindi yan connected. Now, tingnan niyo po ito. Bakit ko ito binabanggit sa inyo? Because anything na pinapasok mo sa mind mo, ulitin ko, yan yung lalabas na resulta. Kung ang pinasok mo is negative, ang lalabas dyan is negative. Basic po yun. Pag ang pinasok mo dito is positive, ang lalabas dyan is positive. Ang pinasok mo dito
na music, negative. Ang lalabas na resulta sa'yo, negative. Kausap mo, negative. Sitwasyon mo, negative. Madadaling ka ng traffic. Magkakaroon ka ng something na hindi magandang bagay. Why? Because ang una mong pinasok, negative. Pinapanood mo, balita. Sa unang balita, Lola, nirape na nga po. Eh, may inis ka, papira ka ng mga tao. Nainis ka. Ano ba inis? Emotion? Yes. Yes. Ilang percent yung emotion? Yes. Then, apektado yung resulta mo. Kagad. Nagmabilis yung manifestation. Negative eh. Oo. Oh. Eh, lalo lang kung nakaprogram ka na negative. Gusto niyo malaman kung lamang ang negative o positive sa inyo? Yes. Kasi makikita mo na sa karakter yan, pag mainitin maliit na bagay, mainitin ang ulo mo, meaning malaking porsyento ng pagkatao mo na nakaprogram ka na negative. Biyan ko ilang sample, may mga taong ganito, oh, sumakay ka na. So, ano kayo makinig jeep? Yes. O, oh, yan, pag sumakay ka na jeep, tapos meron, siyempre ikaw, dalagang Pilipina, ye ka, di ba? Alam niyo, dalagang Pilipina. O, yan, ano siya, probinsa ba ito? Tapos, biglang may sumakay. Nakapulang babae, ang puti, nakalipistik, butterfly kisses, ang pula-pula. Tama ba? Todo ang make-up, tapos talagang kulotsi ang bumubuo. Tapos hapit na hapit na hapit yung ano niya, yung ano yung damit na parang skirt. Tapos hanggang dito. Tapos bilang sumakay ng jeep. Tapos umupo. Tama ba? Sabi niyo, ang lande. Ang ate-ate. Tama ba? Ito pinakamatindi, comment. Pasensya po, no? Pasensya. Alam mo, lagi kong sagot doon, inaano ka ba? Hindi nga kayo magkakilala. Hindi mo nga alam background ng tao eh. May ginawa mong masama sa'yo yung tao. Ba't ganun ka mag-react? Tama ba? Meaning, you install, may naka-program sa'yo na negative, and babalik sa'yo yun. Lalabas yung resulta na yun. Kaya kahit anong sipag mo, kahit anong opportunity yung pasukin mo, may ang lumalabas negative because naka-program ka, naka-mindset ka as negative. Ang program ka, mahirap umaman, mahirap pag-recruit, hindi ako magaling, mahihain ako, tama ba? Lahat ang nakukuha kong tao, tatanga-tanga. Ego-ego. Tama ba? Walang biruan ha? Eh, ang swerte-swerte ni Sir Bok, hindi parang sinabi mo sa sarili mo na umalas-malas mo. Kasi that's the counterpart ng swerte, meaning ikaw ay? Hindi nyo attractive. Kasi lalabas. Ulitin ko ha. Science ito ha. This is a science. Hindi magic. Hindi kwentong barbero. Ha? Quantum physics yung pinag-uusapan natin. High level ng math, ng ano, ng science. O, tignan pa natin. So, may tinatawag na energy. Sabihin nyo energy. Energy. Ha? Ha? Yung energy, para mas maintindihan nyo po, mag-aaral tayo ng basic ng science. Nung tayo ay second year, ano pang pinag-aralan natin nung second year? Ng science. Biology. Anong pinag-usapan sa biology? Living things and biology. Tsaka nan? Living things. Mga bagay na may buhay at walang buhay. Pagdating ng third year, ang pinag-aralan natin is chemistry. Chem. Tama po ba? Yes. Ang pinag-aralan dyan yung elements at saka yung ano? At ako doon? Hindi, meron ako dyan. State of matters. Tama ba? Pag sinabing chemistry, matters. So merong state yan, yung matters. Solid, liquid, and gas. Pag sinabing solid, ang molecular level, molecules. Ha? Molecules. Ang molecules, tama ba? Ang tawag dito, solid. Kaya siya na solid kasi intact yung molecular level niya. Kaya siya ay tangible at nakikita. Tama ba? Pag sinabing liquid, yung molecular level niya medyo watak-watak. Kaya nakikita pero intangible. Tama po, hindi nahahawakan. Yung gas, sobrang watak-watak, hindi nakikita, hindi nahahawakan, pero nag-e-exist. Tama mali? Tama. Yung molecular level, ang pinakamaliit na part ng molecules is atom. Tama po? At yung atom, yung pinakamaliit is energy. Yes or yes? Yes. Yes. At sabi ni Einstein, lahat ng merong energy, merong life.
Si Einstein nagsabi yan, ang yung equation niya, E mc squared. Yan yung ano niya, formula niya, tama ba? This is energy with the high speed of mass. Nakalimutan ko to. O basta, ang point niya dyan, lahat daw na merong energy, merong life. O babalik ngayon ako dun sa biology. May tinatawag na living things and non-living things. Bigay example ng non-living things, bagay na walang buhay. Table. Table, ano pa? Lamesa. Lamesa. Galing ah. Ano pa? Ha? Damit. Hello. O, pakinggan niyo po ito. Magbibigay tayo ng sample. Living things, non-living things. Sagot niyo lahat ha. Taas ang kamay na naniniwala ito ay may buhay. Ayan. Bukan na taas ang kamay na ito ay walang buhay. Yung nagtaas ng kamay, nasaan po kayo sa mga pinagsasabi natin? Sabi nyo yung masigurista, no? Baka maano, takot maano, no? Now, si ma'am nagsabi kanina nang ito ay may buhay. Bakit ma'am, nasabi nyo? May type siya kasi, may energy. Ang basic na sinasabi, dahil ito ang sabi sa biology, this is a non-living things. Walang buhay. Pero pag pumasok ka sa science, sa chemistry ng science, sa part ng element, ito ay solid. Na meron siyang molecules. Na ang pinakamaliit na part is? Atom. Na ang pinakamaliit na part is? Energy. At sabi ni Einstein, lahat ng may energy, may? Yeah. O, basag ngayon ito. Nagigetso mo? Na bakit ko nililikot yung utak nyo? Kasi sabi sa Bible, may sinabi sa Bible, God is every... Hindi ko na binuklat kasi may projector po yan. Oh. God is everywhere. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Na ang Diyos, paano ba sa Tagalog ng God is everywhere? Kahit saan? Laging andyan. Laging andyan. Parang alaksan yan. Naniniwala po kayo na ang Diyos lagi kahit saan? Yes. So pag naliligo ka, nasaan ang Diyos? Masabi mo, Lord, takip mata, ha? Ganun ba yung point mo doon na God is everywhere? O yung point mo doon is yung existence? Yung existence, hindi yung appearance. Kasi akala natin, appearance yung ibig sabihin ng God is everywhere. Physical. God is everywhere, existence. Pagpapatunay, paano papatunayan na nag-i-exist? Energy. Kasi lahat ng energy merong... At pag pinag-aralan mo ang energy, hindi na wawasak yan, hindi na mamatay, hindi na sisira. Nagbubuhuli siya ng bagong form. So solid, liquid, and gas. Bagong material. Hindi mo kayang i-distract. Now, pag pinalalim mo, kaya niyo pa ba? Yes. Pag pinalalim mo yung science, yung kaalaman mo sa energy, ang energy, pinakamaliit ng example ng galaxy. Pag tinignan mo sa microscope yan, panood po kayo ng History Channel. Ha? Ang itsura ng galaxy at ang itsura ng energy, xeroscopic. Photocopy, as in maliit, pinakamaliit, yung tawag nila dyan, pinakamaliit na galaxy is energy. Na bakit po pinag-uusapan yung energy? Kasi pupunta na tayo sa pinaka-importante part. Ito po yun. Meron tayong tinatawag na creator. In 10 minutes, tapos na ako. Creator, naniniwala po ba kayo dito? Yes. Ano man ang reliyon natin, naniniwala tayo na may gumawa, may lumikha. Tama? Yes. At ang una yung nilikha is ano po? Life. Universe. Yung universe, ito yung abot ng ating kaalaman. Pero, meron pang mas mataas sa universe, yung tinatawag na beyond. Yeah. Yung hindi kayang abutin ng kamalayan ng tao. Ha? Meron pa tayong dinidiscover kasi. Kaya, ang pag-uusapan muna natin, yung inabot ng kamalayan ng tao. The universe. No? After gumawa ng universe, ano nang next ginawa? Sino na next ginawa? Tao. O, yan. Ginawa ka na. So, para kanino yung universe? Para sa tao. Huwag na po kayo mahiya para sa'yo. Kaya nga kanta ni, ano yan, di ba? Ni Manny Pacquiao. Para sa new universe na to, di ba? Now,
Naniniwala kayo sa Diyos, yes or no? Yes. Ha? O, mabubulan natin ng konti, ha? Binubulang natin, impossible. Naniniwala po ba sa Diyos? Yes. Yes. Naniniwala bang pantay-pantay ang Diyos sa bawat tao? Yes. Paano niyo patutunayan? Lahat humihinga. Eh bakit ganun? Lahat humihinga, ba't may mayaman, may mahirap? May sakit, merong healthy. Depende sa pagtanggap ng you. Di ba yan? You, universe, or you, depende sa... Bakit may mayaman? Kasi, based sa pinag-aralan natin, depende na dun sa program mo. Tama mali? Yun yung punto. Now, ito naman yung sa akin. Paano, kung ito para sa tao, well, pakinggan ha, kung ito, this is yaman. Ito yung wealth na tinatawag. Tama? Kung ito nilikha ng Diyos para sa tao, bakit hindi na nakukuha ng tao yung para sa kanya? Unbeliever. Because, bago gawin ng creator yung tao, sabi niya dapat equal yung sharing. Paano ko gagawin yung sharing? Gagawa ako ng tinatawag na batas. Law. Sa science, ang tawag dyan, universal law. Kung ikaw ay Kristiyano, ang tawag dyan, mga utos ng Diyos na nasa Biblia. So, dalawa yung ginamit natin. Isang science at saka isang Biblia. Tama po? Meron bang utos? Sa Bible, oh, pag binasa nyo, sabi ng Diyos, walang sumunod na napahamak. So, pag sinabing walang sumunod na napahamak, merong utos kang susundin para hindi ka mapahamak. Sa Pilipinas, merong law. Tama ba? Guide yun para maging maayos tayong lahat. Kung susunod lahat ng tao, magiging magambang takbo na pumumuhay? Yes. Yes, kung susunod ang lahat. Tama po? At pag ikaw, hindi mo sinunod yung batas, nagbe-benefits ka ba? Hindi. Hindi. Nasasaktan ka kasi kakasuhang ka. Magpe-penalty ka. Tama po? Tama mali? Tama. Yan ang kaso sa tao, pwede ka makaligtas sa batas ng tao. Kasi pag hindi ka nakita, ligtas ka. Pero sa batas ng Diyos, walang sinisino. So lahat tayo, ngayon, mamumuhay base sa batas niya. Ulitin ko ha, this is a MLM basic. Bakit namin tinawag na basic? Kasi dapat mo muna maintindihan bago ka magsipag. Baka kasi hindi alay yung sipag mo sa pagsunod mo dun sa batas. O, hindi natin. Susunod ngayon tayo sa batas. Meron lang maraming batas po. Pero sa pagpapayaman, bibigyan ko kayo ng tatlong batas lang. Number one, yung tinatawag natin na law of attraction. Pwede nyo po itong i-type or ilagay sa notes nyo, tapos i-YouTube nyo or i-Google nyo. Powerful po ito. Ha? Ako, kumpleto ko ng libro nito kasi ito yung pamana ko sa anak ko. Hindi po pera pamana ko sa anak ko yung libro na to. Kasi once na naintindihan niya to, kaya niyang doble and triplehin ko ano yung nagawa ko. Nagigets? Sumunod, law of vibration. Susulat ko po, ha? Vibration. Kasi yung iba nagkakamali. Ang may susulat, vibrator. Oh no, sinesearch sa YouTube tuloy. Sumunod, law of least effort. Least effort. Ayan, tatlong law. Ha? At saka yung pinatawag na law of... mamaya na lang. Law of cause and effect. Pero hindi ko tuturo yun. Next training ko yun. So tatlong law. Law of attraction, law of vibration, law of least effort. Law of attraction, it's thought become things. Law of attraction, thoughts become things. Thoughts na nilagyan mo ng emotion, mas mabilis magmaterialize with the high speed of vibration ng energy mo. Sino si vibration? Yung vibration, foundation siya ng attraction. Ang pinag-uusapan dito, energy. Yun yung pinag-uusapan. Ang energy, dalawa lang ang energy na meron tayo. Negative energy and positive energy. Sa attraction, dalawa lang din. Positive attraction and negative attraction. Maliwanag po kung ano yung ina-attract mo. Example, bibigyan ko sa inyo ng sample. Ha? Ayaw ko nang maghirap. Ha? Paulit ha? Tawag dito, ayaw ko nang maghirap. Ano ma-attract mo? Ulit ha? Ayaw ko nang maghirap.
Yayaman ka na kasi ina-attract mo. Tama mali? Ang ma-attract mo yung salitang hirap. Ayaw. So, kailangan pag-aralan mo kung ano yung thoughts mo. Kasi kung ano yung thoughts mo, yun yung sinasabi mo. Kung ano yung thoughts mo, yun yung nagiging material. Ayoko na maging mahirap. Then you attract mahirap. Pupunta sa iyo yung sitwasyon, tao, para pahirapin ka. Iwas tayo sa aksidente. Ala. Ha? Ayoko nang malas. Ayoko nang masamang ugali. Yan yung attractive. That's the power ng law of attraction. Biblical. Gusto niyo lagyan natin sa Biblia? Kung ano ang hinasik, siya ang aanihin. Kung ano ang hinasik, siya ang aanihin. Kung ano yung thoughts mo, yan ang babalik sa'yo. That's the law of attraction. Make sense? Sa lahat na, sabi ng iba, ah, yun yung karma, no? Magkaiba po, masyadong malalim ang usapin ng karma. So, sorry po ha, gagamitin natin yung terminology ng karma para maintindihan yung attraction. Pero, sorry, hindi po ako believer ng karma. Ang karma kasi, pag pinag-aralan nyo yan, ang lalim ng karma, yan yung may reincarnation. Yung pag namatay ka, mabubuhay ka ulit base sa pag-uugali mo. Pwede ka maging lamo, hindi mga ganon, ipis. Kaya may mga, di ba, may mga religion na, huwag mo tabakan yung ipis, baka tsahin mo yan. Bago, di ba, ganon? Hindi, totoo po yun. May mga certain, that's law of karma. Kaya medyo hindi po ako believer. Ang paniniwala ko is attraction. Kung ano ang hinasik mo, yun ang anihin mo. Nag-hasik ka ng negative, ang anihin mo is negative. Maliwanan po. Pero sa Pilipinas, ang term natin dyan is karma. Tama po, ha? Para magkaroon lang po kayo ng knowledge. Low vibration is energy. Ano yung binabibrate mo? Yan yung babalik sa'yo. Vibration is, example, yung hearing mo, kaya ka nakakarinig, it's a sound wave vibration. Kaya ka nakakakita, kaya sabi color, it's a vibration. It's a high speed of vibration. Yung feelings mo, it's a vibration. Maliwanag po. So, yung five senses mo, lahat yan, vibration yung meaning. Ibig sabihin, gumagana yung energy. Nag-e-exist yung energy. Na parang patunayan natin kasi parang dudang-dudang po kayong lahat. O ha? Papakita ko po sa inyo. Ganito po yung kamay, tapos ganito po. Tapos nalagay sa gitna. Sige po, meron po ako. Bawal po magulat ha, may mararamdaman kayong kakaiba ha. O tapos ganito yung pusa. Meaning ito, totong nail nyo, medyo painitin yung pusa. Yan. Tapos angat nyo ng konti. May nararamdaman po ba kayo sa gitna? Yeah. Na parang nakasentro, na parang medyo parang makate. Ayan, tapos ulitin nyo po. Ayan, tapos game. Huwag nyo titignan ha, itutok nyo po nang hindi kayo nakatingin. O, tapos yung focus nyo doon sa gitna nito, tapos ilagay nyo rin, itama nyo po yung focus doon sa gitna, doon sa kanan. Tapos medyo galawin nyo po. Uy, tama na po. Baka mag-apoy. O, itutok nyo po, huwag nyo pagdidikitan ha. Tingnan nyo po ako, tapos galaw-galawin nyo. May mararamdaman po kayo parang bola sa gitna na parang bubble gum. Na kung pag-focus yung mind mo, unti-unti mong ganon, meron pong malakas na enerhiya sa gitna na meron kayo mararamdaman na parang may malaki. Ayan, nararamdaman nyo na parang magnet. Kaya nyo pong palakihin yan. Pwede nyo laruin yan pag hindi po kayo busy. Dito to po. Ako, pag nag-church ako minsan, pag... yan ang ginagawa ko. Yan po yung papapakita niyan. Ngayon, pag sanay na po kayo, pwede nyo tignan, magugulan po kayo. Pag na-master nyo po yan, habang inaaral nyo po yan, pag na kayo mag-isa, nakakakita po kayo dyan ng spark dun sa gitna. Nagkikreate po kayo ng energy. Nakikita nyo yung energy nyo, sarili nyo, yung aura nyo na tinatawag. Nagigets? Meron pa kayong instance na nakakita kayo ng tao may tinatawag na aura? Ha? Yung aura? Yes. Yung minsan, parang napatingin ka sa kanya, parang... halo. Oo, parang siyang may aura. Di ba may sinasabi yung halo? Ha? Di ba pwede makakita kayo sa mga ibang churches, may halo? Na hindi po halo, hindi po ito ang halo. Ang halo is the aura. Yung buong katawan. Hindi isa lang. Ha? Yung energy mo, yun yung nagbe-base ng character mo. Ugali mo. Medyo malalim yun, pero binigyan ko lang kayo ng konting introduction. Minsan, magugulat kayo, ma-remind nyo yung sinabi ko sa inyo. Pag one time, nakakita kayo ng tao na parang kung ano,
nakakita ka ng something na blue sa kanya, minsan green, minsan yellow, minsan puti. No? Ang tawag doon, energy niya yun. Color ng energy niya, character niya yun. Pwede niyo pag-aralan yan para alam niyo kung kakausapin niyo yan, paano niyo sila kakausapin. Babalik ngayon ako dito. Tingnan niyo po ito, ha? O, Murahin ko to. O, now, kinakausap ba natin yung creator natin? Amen. O, using praying. Yan. Pag nagpe-pray ba tayo, ang prayer ba negative o positive? Positive. Para sa mga first timer, ha? Negative, positive? Positive. Like, ang pagpe-pray, negative, positive? Positive. Okay. Sa mga nagsabi ng positive, tingnan niyo po ito. Ay, hirap na po sa buhay ito. Hindi na po kaya. Negative. Negative, positive? Negative. Babalik po ako dun sa emotion. 97%. Tama yung action mo. Tama ba? Tama yung action mo, pero mali yung emotion mo. Kaya nagiging negative din yung action mo, kaya yung result. Tama ba? Tama mali? Tama. Now, kinakausap natin yung creator natin. Anong lingwahe ang ginagamit natin? Tagalog. Tagalog. O, kaya tayo nahihirapan. Kasi Tagalog ba yung creator natin? Tagalog ba to? Baka Kapampangan, Cebuano. O, bibigyan ko yun ng tip. Ang computer, sino nag-aral ng programming? Wala. O, tanong nyo sa mga programmer, ano ang language ng computer? Ang language ng computer, 1 and 0. Tawag nila dyan, binary. Yes or yes? Yes? Sa mga basic ng computer. Yung A, hindi A yan. Sa loob ng hardware, it's a combination ng 1 and 0. Hindi ako nagkakamali. Ganyan ba yan? 1, 0, 1, 0? Tama ba ko? This is letter A. Sa letter B, iba rin ang kombinasyon. Ang tanong, ano ang language ng creator natin? Ito po. Positive and that's the language. Now, ito ngayon, gagamitin mo na yung vibration, law of attraction, law of vibration, tama ba yung law of least effort? Oh, i-apply mo na. Kung ano yung sinend mo ng energy sa creator, sabi sa law, sabi sa batas, anything, kung ano ang hinasi, siya ang aanihin. So, kaya walang choice dahil batas siya, kailangan niya ibalik sa iyo using the universe. Pabalik sa iyo yung negative. At maraming tao hindi aware tungkol dito. Ito yung pinakamasakit na part. Hindi pa diretso sa iyo. Kasi, pag nag-release ng energy pabalik sa iyo, nagmo-multiply pa yan. Bago bumalik sa iyo. Sabi, grabe ka naman manakot, Chris. Nagmo-multiply bago bumalik sa'yo. Patunayan mo, Chris, na nagmo-multiply. Magkaiba ang value ng tao sa value ng Diyos. Totoo o hindi? Totoo. Ang isang segundo ng tao sa isang segundo ng Diyos, magkaiba. Kung hindi ako nagkakamali, mga expert na yung nagsabi, nagsama-sama yung mga expert, na isang segundo ng Diyos, pag kinonvert sa tao, kundi ako nagkakamali 10,000 years o 100,000 years? 10,000 years. Palagi na natin 10,000 years. That's the conversion. So, yung energy na sinend mo sa kanya, pag binalik niya sa'yo, nakamultiply. Mas malaki yung balik. Eh, ilang beses na tayong ganito. Alam niyo, bakit ito sinishare? Because for how many years, hindi ako naging aware sa ganito. Ako po'y laki sa church. Laki po ako. Pinalaki ako ng lola ko na may takot sa Diyos. Ha? Ang alam ko dati, pag nag-church ako, may mga makaka-relate sa akin. Ulitin ko, pwede nyo pong parang isda, pwede nyo hindi kainin, pwede nyo kainin. Ha? Dati, ako po yung mga awit. At pag hindi umiyak ang kapulungan, ang pakiramdam namin, hindi bumaba ang biyaya. Kailangan luluha talaga ang kapulungan. Ganun ko dati naiintindihan yun. That's my mindset. At magkaroon ako ng question nung habang ako lumalaki, mga bandang college. Ang dami ko kasing problema dun eh. Halos, imagine, squatter area yung lugar namin. Lagi kong question, bakit ganun? Matuwid ako, sumusunod ako. Kompleto, wala nga absent kahit talaga matindi. Tama, parang lahat ng tungkulin, inabsorb ko na. Pero bakit hindi malapit sa akin yung biyaya? Di ba dapat mas favorite ako? Tama.
May katwiran ba? And then, nung naiintindihan ko lang siya nung nakita ko ito. Ah, okay. Kasi dati, pag nagbulay-bulay ako, kailangan iiyak ako. Kailangan punong-puno ako ng damdamin. Kailangan mugtong-mugto yung mata ko. Tapos sasabihin ko, ang biyaya, no? Hindi ako aware na nag-release ako ng malaking negative. Then, base sa batas, kailangan pumalis ako. Because hindi pinibreak ng Diyos yung ginawa ng batas. Ano? Kapag tayo nag-pray, ano naman ang pray natin? Reklamo, ha? Healing? Sana. Ha? Sana. Sana is punong-puno ng doubt. The word sana. Doubt yan. Kailangan. Doubt. It's a negative. Negative thoughts and doubt. Sana tulungan niyo po kami. Tulong naman. Ba't sana pa? Tulong no? Talaga ng langit kahit hindi mo sabihin. Ba't sinano mo pa? Amen ka na gusto. Thoughts become feelings. And this is ayat. Ngayon, mas masipag ako mag-church. Mas naiintindihan mo. Pag pumapasok ngayon ako ng church, ang parang panalangin ko, mas maraming tao makaintindi. Kasi, mas marami tayong bagay na nakikita na hindi natin natatanggap kaysa sa mga bagay na natatanggap. Totoo hindi. And once na tinitigan mo yung mga bagay na meron ka, you send and positive at walang choice. Maximize. Then, walang choice. Yes. Walang sisinaw dito. Kaya, gamitin mo yung thinking mind mo. Ano yung emotion mo? Bantayan mo araw-araw yung emotion mo. Yun lang. Yun lang yung sekreto ng mundo. Bantayan mo. Now, babalik po ngayon ako sa tanong ko. Papasok ako sa business. Papasok na sa business. This is the basis. Ito yung foundation ko. Gusto mo ba yung nagre-recruit ka? Yung totoo. Pag nagre-recruit ka, gusto mo ba yung nagre-recruit ka? Ano yung sarili mo? Nag-gets yung point kasi may sumasali sa networking. Ayaw naman yun ng networking, no choice na lang. Tama ba? Ay, nagkahiya ang magkakaibigan, tama ba? Pinilid ni upline, tama ba? Kinid na po anak ko, umatid daw ako training. Mga ganon, no? May parang yung point. So, kung hindi mo gusto yung nagbibenta, negative yung nararamdaman mo pag nagbibenta ka. Negative yung binabibrate mo. Negative yung bumabalik sa'yo. Pag nag-network ka, gusto mo ba talaga yung networking? O naghahanap ka ba ng ibang career? Kasi kung hindi mo pa gusto yung networking talaga, yung panakita yung sarili mo dito, hindi yung need the energy, bumalik sa'yo. Binibigyan ka ng mga tao para mag-quit ka lalo dito. He gets po. Busy. Sabi na, ah, pwede mo naman kontiriyahin na yun ang topic eh. Kaso kung hindi mo natin pinag-usapan yung busy, hindi mo ito natanggapin. Ito yung nangyayari. Ito yung katotohanan ng nangyayari. Pag ikaw, tinatanong anong hanap buhay mo? Online marketing. Online marketing networker. Networking. Natatakot ka pa sabihin na networking, then natatakot pa yung energy mo, fear pa yung nararamdaman mo. It's a negative. And ang babalik sa'yo is negative. Wala kang makikita mong naging multimillionaire sa industry at itong kinahiyan niyo yung negosyo nito. And gets mo. So, kailangan aralin niyo, masterin niyo po ito. Ito yung solusyon niyo. Ha? Oh, now, please! Paano ko? Pwede na ba ano mga oras nila? Ay, magandang pa! Ah, ako, layo pa umiyan ko eh. At least, kahit hindi na tayo magkita-kita, okay lang. Alam niyo kung bakit? Meron ako na ibigay sa inyo na something na hindi niyo makakalimutan. Ngayon po ito. Paano niyo mapapanatili yung vibration or energy niyo everyday na nag-i-emit kayo ng positive? Yung unconscious kayo? Mas masarap yun eh, unconscious ka na positive yung pinabibrate mo para sure ka na babalik sa events para everyday swerte ka. Tama mali? Yes. Okay. Ang tawag dito is alignment o yung tinatawag na creative process. Creative process. Ha? Gagamit po ako ng mga terms sa Bible para mas mabilis natin maintindihan. Number one, unang
process para ikaw ay maging magaang or swerte sa buhay. Gamitin natin yung swerte mas layman's term. Gusto kasi ng taong naririnig yung salitang swerte. Araw-araw, yan. Number one sa proseso, forgive. Forgiveness. Muna pala, mahirap na. Try niyo pumunta sa mga pungsoy. Alam niyo, sabi ko kalupuhan talaga ng mga to. Kasi siyempre ako po ay adventurous po ako eh. Ay dahil lumasenso ko, sabi ko, yung ginagawa ng mga mayayama to, dahil may friend ako ng mga Chinese. Yung mga cherry mobile, kaibigan ko, may ari niya. Sabi ko, Chris, sama ka sa akin. Meron kami, pungsoy, ganito, ganito. Yung puso, sige, punta ako. Alam, punta. Puro multimillionaire, billionaire. Sama di ako, tontuwa, kasi energy yun eh. Tama ba? O di discuss. O pinabili na, bili talaga, million. Isang pot, million. Eh, nakikita nila sa'yo, meron ako sa ano. Million, di ko sige, bili din ako. Kasi psychological wallet ko, binibasa ko yung psychological. Ah, di ko isang pot to, mahal. 200,000. Sabi ko, pambihirang negosyo to ah. Tama ba? O bumili ka, pampaswerte ka. O sige, bili ka ng pampaswerte. Sabi ko, ang tindi, eh, nagtuturo ako nito. Sabi nung pungsoy expert. Lahat, bili nyo. Hindi gana yung swerte kung hindi nyo aalisin galing puso nyo. Sabi ko, puti, napabili pa ako ng milyon, tinuturo ko rin yan. Ha? Karma. Yes! Hindi kasi swerte kapag meron kang sabi sa Bible, aba, huwag kang mapupuot sa kapatid mo. Sabi sa Bible, huwag kang mapupuot sa kapatid mo. Higit pa yan sa mamamatay. Ala. Isa ang ama. So lahat tayo, brother and sister, bawal mapuot sa kinreate tayo. Nakawangis ng Diyos na kahit anong kasalanan natin, kaya ng Diyos tayo patawarin. Bilang kawangis ng Diyos, kahit gaano pa kalaki yung kasalanan, kailangan kaya natin magpatawad. May kapangyarihan ba tayo magpatawad? Yes. May kapangyarihan? Yes. Alam niyo, nung bata tayo, hindi tayo sarili magtanim ng galit. Pansinin niya, naka-install na sa atin ako, ano tayo, mabilis tayo mag-forgive. Nagsuntukan nga yan, nagsakitan na yan eh. Tama ba? Kaya ito, magkulat yung magkalaro. Tama mali? Yes. Because lahat ng power, para umasenso tayo, naka-install na sa atin. Kaso habang lumalaki tayo, tinatago. Because of limiting belief. Ini-installan. So, kailangan natin magpatawad, mga brother, mga sister. Pag hindi tayo nagpapatawad, yung mga swerte, hindi natin natatanggap. Well, no joke. Kasi, pag may galit ka, yung vibration mo, yun na nagbabibrate sa'yo. 24 hours a day, kahit tulog ka, nagbabibrate. Ano po papalik sa'yo? Okay, gato. So, yung pag-forgive, hindi para sa kaaway mo yun. Para yun sa sarili mo. Kunyari, may umutang sa'yo, 1 million. Gusto mong bumalik, magdumog yung swerte mo, forgive. Ang tawag namin doon, love giving. I-give mo na lang para mag-multiply. Sabi ng iba sa akin, Chris, kaya mo nasasabi yan kasi marami kang pera. Nagawa ko na yan noon, nung ako po'y wala. Marami rin ng loko. At to na, marami pang nung loko sa akin. At tuwa na lang po ako. Tanong niyo bakit? Kasi sa ibang teaching ko, tinuturo ko yan, sa ibang training ko, yung swerte kasi nila napupunta sa'yo. Hanggang hindi sila nakakabayad sa'yo, yung swerte nila pupunta sa'yo. Pag napatawad mo sila, pero pag hindi mo sila napatawad, parehas kayong nagbablock ng energy. Nagigets po. Eh, dami yung Diyos ko, alam niyo, Sir Bong, kung may nagkawentuhan yan. Pinakuha na ko 1 million, 2 million, 5 million, dami kong business eh. Eh ako, ayaw ko pa naman ang kontra-kontrata. Tiwala ang ano ko, kapital ko eh. Ha? Sabi ko, pera, kahit ko yun, okay lang yan. Pero makakaisa ka sa akin, pero hindi ka makakadalawa. That's my batas. That's my rules. Kasi, lagi ko sinuswerte, lagi ko sinasabi, pag kinuha na mo ako ng 5,000, kunyari, inutangan mo ko lang ng million at tinakbuhan mo ako, ang isisend ko agad sa universe, bigay ko na lang sa kanya. Tanong niyo bakit bigay? Kasi pag nagbigay ka, what you give you, let's say, babalik agad sa'yo yun. In any form. Sa iba't ibang uri ng transaksyon. Para bumalik lahat sa'yo. Pero hanggang hindi mo yun, ayun ka, mamatay ka din. Alam mo ha? Hanggang sa ikapuakuhan mo, sinusumpa mo pa, then you send. Sa'yo, pabalik yun.
unang proseso pa lang may kabigatan. Pero kung willing kayo at goal niyo umasenso, kuha, makikipagpustahan po ako sa inyo. Ha? Next, number two, ask. Tsaka ka palang pwede humiling. Kahit ano. Medyo karapatan ka palang humiling kapag yung hiniling niya, kaya mo din ibigay. Gets? Oh. Ask ka. Pag nag-ask ka, lagyan mo ng desire. Lagyan mo ng pagnanasa. What do you really want? Hindi, what do you want? Gusto ko ng Bios. Eh, may dumaang Mustang. Hindi, Mustang na lang. Hindi ka naman, ha? Lagyan mo ng desire para mas mabilis. Ibig sabihin, mas mabumilis yung speed ng vibration. Number three, ask, believe. Paniwalaan mo. Paano paniniwalaan? Practice it. Alam mo, pag yumaman ako, kakausapin ko yung kapitbahay ko. No, kausapin mo yung kapitbahay mo para yumaman ka. Alam mo, pag kumita ko ng malaki, ayusin ko yung pananamit ko. No, ayusin mo yung pananamit ko para kumita ka. Baliktarin mo yung mindset mo. Alam mo, pag ako kumita na ng malaki, magsasalita na ako. No, magsalita ka na para kumita ka ng malaki. Nag-i-gets nyo, baguhin nyo, baliktarin nyo yung lahat. Meaning, paniwalaan nyo. Ha? Pagtatawanan ako nito, Chris, eh. Yes. Bakit? Because change yan, eh. Ha? Uliting ko, nandiyan bago ka. Tingnan mo sa salin mo everyday, mukha ka may pera. Bago ka lumabas ng bahay, tignan mo maigi yung salamin. Kailangan makonvince mo yung sarili mo na ikaw may pera ka, kahit wala kang pera. Ha? Pag tinignan mo sa salamin, kawawa. Ganito pa rin ako. Ay, kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Gets po? Oh. Number four, believe, ask, believe, receive. Yan. So, nasa receiving process ka na, tatanggapin mo na yung? Paano mo tatanggapin? Sabi, what you give, you receive. Ang technique sa receiving process, kailangan giver ka. Ha? Sa Bible, dalawa ang utos dyan sa lumang tipan, ha? Magtabi ka ng sa unang sanglinggo, magtabi ka yung ikapo. Diba? That's, that's lumang tipan. Sa bagong tipan, magbigay ka ayon sa puso mo. So, meron kang dalawa. Mamili ka na lang kung ano gusto mo dun. Parehas naman yun. Blessing naman yun. Tama ba? Pag tinanong ako, ikaw, Chris, ano practice mo? Parehas practice ko. Kasi tinanong ko naman sa pastor, wala naman daw kasama. Kasi ganito yung understanding ko. Yung 10% challenge. Challenge. Obligasyon. Kasi inutusan ka, magtabi ka sa unang sanglinggo. Tama ba? At sa unang tipan, kung di ako nagkakamali, nandun yung hamon. Na pag ginawa mo, ibubukas niya. Ha? Hindi mo pa hinihiling. Ibibigay ko na. Nandun lahat ng hamon sa lumang tipan. Ha? Para kang puno na nakatanim sa gilid ng ilog. Na kahit tagtuyot, hindi ka nauubusan ng buwan. Ganun ka-powerful yung lumakutan. Ha? It's a challenge. So, pangalawang tipan, magbigay ka ng ayon sa puso. Yun naman, grace, ano yun, pagpapasalamat ko yun. Okay. Doon ko binibigay yung pinagpapakita na lahat ng blessing ko, pinagpapasalamat ko. Then yes, challenge, obligasyon, at saka magpapasalamat. That's my practice, ha? Number po, then another receiving is yung tawag namin dito law of giving, universal law. Law of giving. Try nyo i-search yan, ha? Sa law of giving, hindi lang basta sa church. Siyempre, may mga nakikita kayong mga tao na hindi pa kumakain, kung may kapasidad kayong bumili ng food nila, try to give. Hindi naman masama yun, eh. Tama ba? What you give, you receive. And it's a, ano, pag sa process, multiply yan pag bumalik sa'yo. Ano ba yung bumili niya ng Jollibee 50 pesos? Tama ba? Hindi naman niya nakakinagirap mo. Tapos hanap ka ng batang hindi pa kumakain, then give it. Or matandang hindi pa kumakain. Then you send an energy. Yung babalik sa'yo. Multiply. Sadyain mo. Ang turo sa amin dito, ang pagyaman sinasadya, hindi hinahantay. Sadyain mo. Diba na? Ha? Hindi magulat ka, mayroong lalapit sa'yo. Sir, mag-i-inquire. Minsan yun ang kapalit. Gets, ha? O, pero ulitin ko, babalik kayo dito, baka makalimutan nyo to, ha? Ha?
parang masarap na dito sa babae, ha? Basic, ha? Ay, pwede palang agad diretso. Hindi, no. The first process, ha? And last, number five, be thankful. Kaya ako thankful ako sa church namin every year or every, ha, ano, tinatawag kami ng mid-year at saka, ano, kasi it reminds na magpasalamat ka. Pero mas effective every day, pasalamat ka. Ha? Yun yung minana ko sa lola ko. Na thank you ako sa lola ko. Kasi lola ko, tinrain ako bago matulog, manalangin. Pagkagising, manalangin. Aalis ng bahay, manalangin. Kakain, manalangin. Meron kang gagawin, manalangin. Nagigets, pag sinabing panalangin, be thankful. Maraming mamaya, maraming salamat po. Naging successful po yung event namin. Protektado, makauwi po lahat. Ang bawat isa ng payapa at masagana. Short, sabi namin dyan, sa networking, keep it short and simple. Tama ba? Tama? Yes. Ha? Ang be thankful, sa universal law, magnifier po siya. Alam niyo magnifier? Anong magnifier? Ginagawa ng magnifier? Pinalalaki niya. Example, ang ulam mo ngayon, asin. Ha? Huwag kang magreklamo. Be thankful. Bakit? Kasi merong tao, tatlong araw na hindi pa kumakain. Just be thankful. Lord, thank you. Pero salamat sa asin. Please, kumakain pa po yung mukhang niya namin. Then, minamagnify niya yun. Bakit? Kasi sa kondisyon ng tao, ganito eh. Kung ako bilang tao mag-iisip, asin nga lang, nagpasalamat na. Paano kung lechon pa yan? Paano na magpasalamat yung tao kumain ng lechon versus doon sa asin? Fingers? O, dahil minagnify mo, lalaki na ngayon. Bukas, malaki ng asin yan. I mean, sometimes, you have to, ano eh, tawag dito. Kaya ako, pag nanalangin po ako, pag nag-church, pag umupo na ako sa church namin, wala na, ang bulay-bulay ko, puro pagpapasalamat na inaalala ko na lahat ng mga magagandang, ultimo yung minirienda ko, pinagpapasalamat ko. Mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki, pinagpapasalamat ko. At buong pagtitiwala ako na may mas darating pang mas... Nagigets po? Yes.